pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit, kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga lider sa Israel, at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap sa Panginoon, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ng Panginoon at makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang puon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono nunyay, sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ang tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na nasa kanya ay sumamba. Nang ang puoy dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang puon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig. Utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon, dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Magsitayo po ang lahat. Alam na ninyo ang tanan na mula sa Amang Mahal. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap
ng mamahaling perlas, na makakita ng isang perlas na napakahalaga. Siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa atin pong ebanghelyo ngayong araw na ito, maganda po na mapagnilayan natin ang mga bagay na pinahalagahan natin sa buhay. Yung pagtinanong tayo, marami nga sa atin ang pumupunta dito sa Quiapo para magdasal, at ang isa sa pinagdarasan nila, sana yumaman. Kung hindi man yumaman, sana makatagpo ng mayaman para umahon, para umasenso ang buhay. Kaya marami humihiling din na maaprubahan ang kanilang visa, yung passport nila pag nagbe-bless tayo dito. No, itinataas para mablesan kasi gusto makapag-abroad para yumaman. Masama ba yon? Hindi naman. Lalo na kung yung paglapit mo sa Poong Nazareno, sasabayan mo ng sikap at tiyaga. Anong masama kung yumaman ka dahil sa pagtsatsaga mo? Pero maganda lang po na makita natin ngayon, sabi nga po, no, ikaw ba, o sa atin ba, bakit kahit umuulan, kahit may virus, gusto pa rin natin magsimba? Gusto pa rin natin pumunta dito sa Quiapo, magsimba online? Andun ba tayo sa punto na dahil ang pananampalataya natin sa Poong Jesus Nazareno ay itinuturing nating kayamanan? Higit pa sa anumang kayamanan mayroon tayo? Maganda yung masuri natin eh, no? Kung nasaan ba yung antas o yung level ng relasyon natin sa Diyos, yung level ng ating pagdidebosyon. Dahil nga, siyempre, no, naniniwala naman tayo na hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos. Walang deboto ng Poong Nazareno ang pinabayaan ng Diyos. Na dahil ikaw ay may malalim na pagdidebosyon, kahit sa pamantayan ng tao, mahirap ang buhay mo, pero hindi mo yon iniisip na mahirap ka dahil nga nasa iyo ang Poong Jesus Nazareno. So, nasaan na po yung level ng ating pakikipagrelasyon sa Diyos? Kasi ang sabi sa kwento po, no, itong mga taong ito, no, mayaman naman na sila. Diba, sabi nga, mayroon isang tao nakahukay, nakakita ng kayamanan. Anong ginawa? Ipinagbili lahat ng kanyang kayamanan para lang doon sa kayamanang yon. Ganon din yung nakakita ng mamahaling perlas. Pinagbili din lahat ng ari-arian niya para doon. Ganon kahalaga ang kaharian ng Diyos. Ganon kahalaga ang Diyos sa buhay ng isang tao. Dapat. Pero paalala din, kung itinuturing natin kayamanan ang ating pananampalataya, kailangan mo itong bantayan. Kailangan mo itong pangalagaan, pagyamanin. Kasi po pwedeng maubos, po pwedeng bumaba ang value, pwede rin namang manakaw ito. Kayamanan ang pinag-uusapan natin. So kailangan mo protektahan kasi pwedeng mawala ito sa atin. Gusto ko lang din bigyan ng pagninilay yung nanalo sa Olympic, yung si Hidilyn,
na yun sa weightlifting, gold medalist. Sabi nga po doon, no? Dalawang medal meron siya. Unang medal niya, yung pananampalataya niya. Sa pamamagitan ng miraculous medal na suot niya, iyon yung itinuturing ng pananampalataya niya na talagang hindi matutumbasan ng anumang pera na mas mahalaga pa kesa doon sa medalyang ginto. Na doon sa kanyang paghihirap, bago pa narating ito, kasakasama niya ang Diyos sa buhay niya. Nga lang, siyempre, gaya ng nasabi ko, kung kayamanan, kaya kailangan itong pag-ingatan. At makita natin, wala nang iba pang hihigit na kayamanan sa relasyon mo sa Diyos. Kasi meron din naman tayo mga kakilala, no? Nakilala noon na talagang masigasig, nagdidebosyon sa Nazareno, marami din nagsisimba talaga sa Quiapo, pero nung yumaman, nawala ang Diyos. Kung sabihin natin in particular, nung yumaman, binitawan ang debosyon sa Nazareno. Ultimo pagsusot ng krus, wala na. Pagdarasal ng rosaryo, wala na rin. So, sa atin po, no? Marami rin nga sa mga kakilala din natin, dati, araw-araw nakakapagsimba. Pero habang umaasenso, napropromote, tinatamad ng magsimba, o kaya naman, hindi na talaga nagsisimba dahil mas importante ang kumita. Nawa po, no, sa lahat na naririto, sa mga balangay na nagdiriwan ng anibersaryo, yung tingin natin, no, sa imahe ng Poong Nazareno, kayamanan ba ang tingin natin dyan? Kayamanan na kailangan natin protektahan? At isang paalala din, hindi tayo nagdidebosyon sa Poong Nazareno para lang yumaman. Kasi iba po yung gagamitin mo yung Nazareno para yumaman ka o kumita ka. Kesa doon sa magpagamit ka sa Nazareno, hindi ka man yumaman, magiging matiwasay ang buhay mo. Iyon po sana yung mapagnilayan natin ng mabuti. Na walang ibang hihigit pa sa relasyon natin sa Diyos. Kung paano ang Diyos sa paglipas ng panahon naging tapat sa kanyang pangangalaga sa atin na kahit na tayo po maligaw, magkasala, magkamali, dahil tayo ay mahalaga sa Diyos, talagang gagawin niya ang lahat. Mailigtas lang tayo dahil para sa Diyos, tayo ang pinakamagandang nilikha niya sa mundong ito. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, pakinggan natin ang paanyaya ng Diyos na humingi tayo sa Kanya ng mga bagay na tunay na mahalaga. Ang ating pong itutugon, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang Santo Papa at mga obispo, naway magabayan at maliwanagan ng karunungan ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Atin nawang gamitin ng mahusay ang mga mahalagang bagay para sa ating ikabubuti at huwag tayong maging mga alipin ng kasakiman at pagkamakasarili. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin.
ang mga naghahanap sa katotohanan naway higit na lumalim araw-araw ang kanilang pagpapahalaga sa pananampalataya kay Kristo bilang perlas na walang katumbas. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga nag-aaruga sa kanila, naway mabiyayaan sa kanilang mga pagsasakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana'y kalugdan mo isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yung itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan? Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong hapag ngayon, amin nang ginaganap. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan? Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula, at ngayon aming ginaganap sa iyong dambana, upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala."
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. My Savior, my Lord.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagalob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pagundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.